Masayang kabuhayan. Masayang buhay para sa iyo, mga ka-taxpayer kong minamahal. Pag-uusapan ho natin ang fake financial statements. Okay. So, dito po sa BIR media release, nagkaroon ho ng meeting ang mga taga-BIR at ang mga magagaling natin pong mga accountants noong February 21, 2023. At ang purpose po ng meeting is nagpo-propose po sila ng issuance for the reconciliation ng tax laws and regulations sa accounting standards. Explain ko lang sa inyo kung bakit kailangan magkaroon ng reconciliation at bakit kailangan itong mga accountants ay makipag-meeting sa mga BIR. Number one, hindi ho tugma ang accounting standards sa tax laws and regulation. Napakalayo po ng kanilang agwat. Kumbaga sa mag-asawa, yung lalaki o FW, yung babae nandi dito sa Pilipinas. So ang relationship nila malayo. So pag ganun ang relationship, eh, nagkakaroon ho ng problem yung mag-asawa. Alalahanin ho ninyo, yung tax laws and regulation at accounting standards ay hindi ho related. Hindi related by blood, yun ho yung consanguinity. Hindi rin sila related by affinity. Hindi ho sila magkakilala or in-laws. Yan ho yung sinasabi. Kaya kailangan ho ng reconciliation dahil magkaiba ho sila. Magkaiba. At ang susunod ho nating aalamin, eh bakit ba interesado ang mga accountants na i-reconcile ang accounting standards sa tax code? At kailangan ba na i-reconcile ang accounting standards sa tax code? Ipapakita ko sa inyo yung mga batas na hindi ho kailangan. Now, ito po yung sinabi ng BIR commissioner nung nag-meeting ho sila. Napakaganda ho ng sinasabi niya, binibigyan po namin ng importansya ang ganitong uri ng mga aktibidad dahil dito rin kami natututo kung ano ba talaga ang nararapat para makatulong sa inyo. Maganda ho yung sinabi. Okay. Ang sinasabi, gustong tulungan ng BIR officials ang mga CPAs, katulad ko, certified public accountant ho ako, yung mga accountants at yung mga bookkeeper. Uulitin ko lang, gustong tulungan. Sino? Ang certified public accountants, CPAs, bookkeepers, at yung mga accountants na hindi nagpa-practice. Gustong tulungan. O iba yung gustong tulungan sa tinutulungan. Magkaiba ho yun. Yung isa, action na. Yung isa, plano. Okay. Ibig sabihin, gusto ng BIR na magkaroon ng hanap buhay ang mga CPAs. Because kung gagamit lahat ng taxpayers ng tax laws and regulations, which is an obligation, eh mawawalan ng trabaho ang mga accountants, CPAs, bookkeepers. Yun ho yung ibig sabihin. So humihingi ng tulong yung mga CPAs, bookkeepers, accountants sa BIR na pwede ba gawin mo kaming relevant at ma-recognize ng taxpayer na kami ay kailangan nila. Sa totoo po, masakit itong sasabihin ko, hindi nyo po kailangan ng isang certified public accountant para matutunan ang tax laws and regulations. Hindi nyo po kailangan ng accountants o bookkeepers para mag-comply sa tax laws and regulation. Ang tax laws and regulation is created by law. And if they are created by laws, it also creates obligations sa inyo. So ang obligation, hindi nyo pwedeng ipamana sa CPA o ipagawa sa CPA. Kahit na yan binabayaran ninyo, hindi ho matatanggal yung obligation sa inyong mga taxpayer. Kayo po yung personally liable sa obligations na create ng tax laws and regulation. Tandaan ho ninyo yun.
So, ang importante, relevant na tao dito ay yung taxpayer, hindi po yung mga CPA. Pag natuto ang mga taxpayers sa tax laws and regulation, kami pong mga CPA mawawala ng hanap buhay. So, ang sinasabi ho dito sa rules and regulation, sa pag-meeting na to, humihingi ng hanap buhay ang mga CPAs at ang kailangan na ma-present ng BIR sa taong bayan, ito yung mga CPA at dahil marunong sila sa accounting standards, ganito yung reconciliation. Sabi ko kanina, hindi po kailangan ng reconciliation ng accounting standards. May mga jurisprudence na po tayo dyan at ginagamit na po ng Court of Tax Appeals na hindi nga kailangan ang accounting standard sa pagko-comply ng tax laws and regulation. Yun ho yung pag-aaralan natin. Ano ba ang sagot? Ah, may sagot ba ang BIR commissioner sa hinihiling ng mga CPAs? Ito ho yung naganap ho ito noong February 2023. So bago ho tayo magpatuloy, gusto ko lang isingit ho ito. Ako po yung nagbibigay ng tax bookkeeping for BIR compliance. Ito po yung isang libro. Ayan. Ginawa ko po itong librong ito para humatulungan ang mga taxpayer na mag-comply sa BIR. Kasi ho, ang pagko-comply sa BIR is tax bookkeeping po. Ayan. Ang may bibigay ko yung page 1 to number, hanggang page 28. So, ang pagko-comply ho sa BIR ay walang kapalit. Ayan. Ang pagko-comply ho sa accounting standards, pwede hong optional. Optional ho yan. So, ibig sabihin ng optional, magbabayad ho kayo. Pero, kung hindi nyo ho gagamitin yung accounting standard, wala ho kayong babayaran. So, ang choice nyo, gagamit ba ako ng accounting standards? May bayad. Hindi ako gagamit ng accounting standard? Walang bayad. Gagamit ba ako ng tax code? May penalty pag hindi ka gumamit. Pag gumamit ka ng tax code, may benefit. Walang penalty. So, may benefit ba pag gumamit ako ng accounting standard? Wala, kasi magbabayad ka eh. Diba? So, kung hindi ka gumamit ng tax accounting standards, eh hindi ka magbabayad. O therefore, may benefit kasi meron kang tax cash savings. At huwag nyo kalimutan, i-click yung heart para mag-spread tayo ng love sa internet. Now, may sagot na yung BIR. No, so, February 2023. Nung March 2023 din, eh, nag-file ho ng kaso ang BIR commissioner sa isang CPA. Ito na yung sagot ngayon nung BIR dun sa meeting niya sa mga CPAs. Diba, nag-meeting sila nung February. Ito yung meeting nila nung February. Sinagot na kagad ng commissioner noong March. Oh, isang buwan lang may sagot na. Ang ginawa ni BIR commissioner, revoke niya yung license ng CPA. So mga ka-taxpayer kong CPA, kung hindi nyo naiintindihan yung series ng event, ito po yon. So, ni-revoke yung CPA license. Ang tanong is, bakit ni-revoke? Ano yung justification? Ano yung reason? So, ito yung reason. Ito na yung sagot doon sa hinihingi nyong proposal para magkaroon ng reconciliation ng tax laws at saka accounting standards. So, sabing ganun dito, kaya siya pinatanggal, nag-violate yung CPA ng Section 257 ng Tax Code. Nag-violate. Ibig sabihin ng commissioner, matatanggalan ka ng lisensya kapag nag-violate ka ng Tax Code. Pag nag-violate ka ba ng accounting standards, yun ang tanong eh. Matatanggalan ka ng lisensya? The answer is, hindi. Kung hindi naman yan hinihingi ng taxpayer para mula sa'yo, nagbebenta ka ng services, ay, ambe, parang nabebenta, ganito na lang eh. Nagbebenta ka ng kamatis, sumisigaw ka, bili ka ng kamatis. O, diba? So, yung tao malalaki, ay, may kamatis doon. Bibili ba ako? Kailangan ko ba ang kamatis ngayon? Hindi. Eh, pag bumili ako, ano mangyayari? Baka mabulok, hindi mo magamit. O kung binili mo, kailangan mo ba? Oh, ganun eh. So kung hindi mo kailangan bilhin. Ngayon kung nagbebenta yung CPA, may tax cases ka, kaya kong isolve yan. Pwede kang bilhin ng taxpayer because maaring
tinutulungan mo siya doon sa obligation niya na ma-solve o ma-protest yung kanyang deficiency tax assessment. Ang ibig sabihin ng BIR commissioner, kapag nag-violate ka ng accounting standards, wala kang penalty sa amin, sabi ng commissioner. Pero pag nag-violate ka ng tax code, specifically kayong mga CPAs kayo, binayolate nyo yung section 257, eh may penalty kayo. Ipakukulong namin kayong mga CPA kayo, mga kayong mga accountants, kayong mga bookkeeper. Yun yung sinasabi ng BIR. Maliwanag yan eh. So yun yung event. So sinagot na ng BIR commissioner, walang reconciliation. Why? Pag nagkaroon ng reconciliation, magkakaroon ngayon ng evidence or magagamit yung reconciliation proposal, reconciliation regulation ng pinopropose ng CPA para maproteksyonan yung violation ng CPA against the tax code. Naintindihan nyo? Kaya hindi pwedeng magkaroon ng proposed reconciliation. Why? Kasi mape-prevent yung pag-i-implement ng tax code. Maliwanag ang sinasabi dito ng ating BIR commissioner na siya ay may aggressive. Ayan eh, ito yung sinasabi ni commissioner. Oh. Ang gusto niya is aggressive. BIR is aggressive and fearless enforcement activities. Kasama dyan yung panghuhuli ng mga fake financial statements. Alam ninyo, napakadaming fake financial statements at huhulihin po kayo ng BIR. Saan makikita ang mga fake financial statement? Nasa SEC ho yan. Diniscuss ko nung nakaraang video na nagkaroon na ho ng agreement ang SEC at ang BIR na kukolektahin ng personal information ng mga taong involved sa corporation partnership doon sa SEC. Mag-ingat po kayo doon. Siyempre, saan ba nagpapile ng financial statement? O di sa SEC. Baka mamaya yung pinapile na financial statement sa SEC is different at hindi in compliance with the tax code. Eh di fake financial statement yun. Okay? So, pag-usapan natin yung fearless enforcement activity. Aggressive, ayan, nasabi. Oh, aggressive and fearless enforcement. Mababasa nyo naman eh sa mga action ng BIR. Basang-basa. So ang inuutos. So alalahanin niyo, inuulit-ulit ko, humihingi ng tulong o humihingi ng negosyo ang mga CPAs, bookkeepers at accountants sa BIR. Gumawa ka ng regulation para kami maging relevant. Pag relevant kami, magkakaroon kami ng pera. E pag walang regulation, hindi sila magiging relevant. Yun lang ang ibig sabihin. So inuutusan sila ngayon ng BIR. Ayan. Sabi ng BIR sa mga accountant, we expect you, accountants, diba, ito yung mga CPA, to do your part in ensuring that all your clients are paying the correct taxes. You should not be the ones advising them to evade payment of taxes. Isa sa mga huhulihin sa mga CPA, at matagal ko na itong pinipreach. Ang daming CPAs na nakakapirma, 5,000 lang ang halaga. Napakadami niyan. Punta ka sa Rizal. Punta ka rin sa Makati, ang dami. So, for 5,000, makakakuha ka ng CPA na pipirma. So, fake financial statement kagad yon because violation siya ng Section 257. At ang 257 is revocation ng license ng isang CPA. So, ina-encourage ko yung mga CPAs, huwag naman kayong pumirma na hindi nyo ino-audit yung books. Kung walang books, ano pipirmahan ninyo? Eh di pa paano magkakaroon ng financial statement kung walang books? O kung may books, walang laman yung libro. So meron mo tayong ino-offer sa inyo, tax bookkeeping for BIR compliance. So ano ba yung Section 257 na ginagamit ng BIR laban sa CPA at laban sa mga corporations or mga individual na nagko-comply sa batas? Ang liwa-liwanag, mayroon bang kailangan na i-reconcile pagdating sa accounting standards at saka sa tax laws? Wala eh.
ang linaw-linaw ng batas natin, hindi po kailangan ng reconciliation. Yun yung sabi. Actually, this is a prohibitory law. Bawal. Pag sinabing prohibitory to, bawal umebak. Hindi ka pwedeng umebak kung saan-saan. Bawal ang mabahong hininga. Eh, hindi kailangan magsipilyo ka. Yun lang naman yung pinagagawa. Kung ano yung bawal, huwag mong gawin. Diba? So, ano yung bawal pagdating sa financial statement? Maliwanag dito, ang inuuto sa mga CPAs, huwag kayong mag-certify ng financial statement na mayroong essential misstatement of facts or omission ng transaction. Kung may lumapit sa mga accountants na kakilala ko at sinasabi, Sir, hindi ho inirecord yung expenses. So, omission yun. Bawal yun. Omission of transactions. Pwedeng makulong yung CPA. Sir, yung mga sinasubmit na financial statement sa PICAB, Philippine Contractors Accreditation, mga fake. Bakit? Sasabihin dun, may equipment, wala naman. Sasabihin dun, may land, wala naman. Oh. So, fake yun. So, makukulong yung CPAs. O, diba? Section 257, pinag-aaralan natin. So, bawal hong mag-omit ng transactions. Kasi ang sinasabi ng BIR Commissioner, eh yung correct amount of tax. Simple lang, correct. Kung ang correct na amount of tax mo is 100 pesos, eh di bayaran mo 100 pesos. So, pag nagbayad ka ng 80 pesos, correct ba yon? Mali. Kasi hindi mo binayaran yung 100. O ngayon, ang utang mo sa BIR is 100, nagbayad ka ng 120. Eh di yun yung correct, 120. Kahit sobra yan, okay lang. Huwag ka lang kulang. Diba? Doon nagagalit ang BIR. So dito, sinasabi natin, misstatement of facts, kaya kailangan ng disclosure. Marunong ba kayong gumawa ng disclosure? O edi tuturuan ko kayo ng tamang disclosure in accordance with the tax code. O, omission. Eh, sir, gusto namin maging positive yung aming income. Eh, negative kami. Kasi pag negative kami, kaming mga contractors ng gobyerno, eh, hindi kami maaaprubahan. Hindi tataas ang rating namin sa PICAB. So, dadayain namin, mag-uumit kami ng sales, magdadagdag kami ng equipment. Mali. Kasi there is a misstatement of facts. And, sabi nung isa, eh, kasi grocery kami. Hindi namin na-declare yung assets namin. Na-declare mo, sir. Bakit? Nakapangalan sa corporation yung assets. Saan nakapangalan? Sa titulo. Eh, kasi nasan yung titulo mo? Eh, nasa LRA, Land Registration Authority. At nando doon din sa City Hall. Meron kang tax declaration. Hindi mo lang dineclare sa BIR. Eh, di omission. Oh, mga ganun yung transaction eh. Ang daming building, ang daming lupa, nakapangalan sa corporation, pero wala sa financial statement. Nag-certify yung accountant. Huli, sir, huli. Kulong yung accountant under Section 257. At gusto ko lang liwanagin, masyadong ang pagkakakulong ng accountant ay nakasulat din dito. Ayan. 6 years imprisonment yung accountant. Okay. So, pag-usapan natin yung kailangan bang i-reconcile yung accounting standards na pinopropose ng mga CPAs at saka yung pong tax laws and regulation. Hindi, sir. Ipinagbabawal nga na gumamit ang mga taxpayers, pero hindi ho pinagbabawal ang mga CPAs na gumamit ng accounting standards. Hindi po. Ang ipinagbabawal is gumamit ng ibang accounting ang mga taxpayers. Kasi ang taxpayer, included yan yung CPAs. Okay? So, ang taxpayer, kasama ako. Kasama yung mga engineer, architect, nurses, mga hindi graduate sa eskwela pero ang yayaman, yun ho yung mga taong ini-involve dito. So, nakasulat dito, mga taxpayer kong mahal, ang pinagagamit ho is use accounting bookkeeping records for internal purposes in conformity with the requirement of this code, rules and regulation promulgated thereunder. Eh, sino ba yung nag-promulgate? Diba yung BIR Commissioner, yung Secretary of Finance? Hindi ka naman BIR Commissioner, hindi ka naman Secretary of Finance, so wala tayong karapatan.
tayong mga taxpayers, tayong mga CPAs, wala tayong karapatan na mag-formulate. Ibig sabihin, kokopyahin lang natin yung rules and regulation at yung tax code para gumawa tayo ng financial statements. Kaya lahat ng financial statement na hindi kinopya o hindi kinumply yung languages, dialects ng tax code at rules and regulation daw na gawa mula sa tax code ay fake. Yan. So kasama dyan yung fake financial statement. Ano naman ang sinasabi ng ating Supreme Court pagtungkol dito? So sabi ng Supreme Court, maliwanag na binabanggit, ito po yung GR, pwede nyong i-download po yan, Revenue Audit Memorandum 2-95. It is clear cut. Ibig sabihin ng clear cut, very transparent. Hindi ka na kailangan mag-isip. Transparent, hindi ka na kailangan mag-isip. Kasi sinasabi na sa'yo eh. On the rule, when to recognize deduction for taxpayer using crop method of accounting, the rule prevails over any gap. Imagine mo, kahit anong klaseng gap yan, hindi pwedeng mag-prevail dun sa Revenue Audit Memorandum Order. Ha? Ang bagong Revenue Audit Memorandum Order, dalawa. Yung Ramo 1-2020 at yung Ramo 1-2022. Hindi ko nasulat. Dalawa, Ramo 1-2020 at yung Ramo 1-2022. Okay. So, ang sinasabi ng Supreme Court natin na matatalinong tao, okay, walang mas matalino dyan pagdating sa batas kasi lahat ng, yan ay wala ka ng appeal. Wala kang appeal. Pangit ka sa kanila. Okay? So, pag sinabi ng Supreme Court, ang magpepe-bail ay yung rules and regulation ng BIR over any gaap. Hindi sumunod ka na, mas matalino sa atin yun eh. Ito pa sabi ng Supreme Court, magpe-prevail pa rin yung rules ng BIR against matching concept applied in financial and or bookkeep business accounting. Ipaliwanag ko lang, ano ba pagkakaiba? Yung financial accounting, yun yung sinasabi ng CPAs kanina. Yun yung accounting standards. Okay? Sir, sinabi na Supreme Court, magpe-prevail na ang mga rules ng BIR. Diba? So, gumamit ka muna ng rules ng BIR bago ka gumamit ng financial accounting. Wala namang nagbabawal sa'yo. Gamitin mo. Pero pagdating sa BIR, gumamit ka ng Revenue Audit Memorandum Order. Ano yung business accounting? Yun yung, pumasok ka ba ng alas 8? Mag-time card ka. Business accounting yun. Business accounting. Bibili ka ng gulay o mag-PO ka, purchase order. Business accounting yun, sir. Business accounting. So, hindi nire-require sa'yo ng BIR ang business accounting. Number one. Hindi nire-require sa'yo ng BIR ang accounting standards. Number two. Ano nire-require ng ang BIR sa'yo? Tax accounting. So, nandito po yung sinasabi ng BIR. So, kasi gusto ko kayong ma-prevent nyo ho yung deficiency tax. Pag sumunod ho kayo dito sa batas, huwag kayong sumunod sa akin kasi isa rin ho akong alilang sa gigilid. Sa gilid lang, okay? So, paano ipe-prevent ang problem? Deficiency tax, problem yan. So, ito po yung sinasabi ng batas. Galing din sa BIR. Ano daw ang gagamiting accounting method ng BIR? 2004 pa ho yan. 2004. Na-determine ng BIR na merong difference between GAAP at saka yung National Internal Revenue Code o yung Tax Code. Na-determine ng BIR. Ito ho yung solusyon nila. Yung provision daw ng Tax Code. Provision of the Tax Code shall prevail. So, pag gumagamit ka daw doon, yung income mo at saka yung deductibility of expense, strictly, in accordance with the provision of the tax code. So, kung yun ho yung utos, it creates obligation. Diba? Huwag kang, ang sinasabi lang simple ng BIR, gumamit ka ng tax code in determining your income. Period. Gumamit ka ng tax code in
deducting your expenses. Hindi sinabi ng tax code, gumamit ka ng accounting standard para sa income. Hindi sinabi ng tax code, gumamit ka ng accounting standard sa deductions mo. Ang liwanag, gumamit ka ng tax code sa income. Gumamit ka ng tax code sa expenses. Gumamit ka ng tax code sa sales at purchases mo and expenses. Ang liwanag, sir. Yung gagawin ho ninyo, puro fake yan, sir. Omission yan. Tsaka misrepresentation. So, ito pa ho, maliwanag na binabanggit dito. Kung gagamit naman kayo, pinapayagan din naman kayo. Gumamit kayo, sabi. O sige, must be fully disclosed. Saan mo i-disclose? Sa financial statement mo tsaka income tax return. Ibig sabihin, yung income tax return mo, magkadadagdag ka ng isa pang papel. Ano yun? Disclosure. Anong tawag doon? Notes to income tax return. Kung hindi kayo marunong gumawa ng notes to income tax return, ay may mga templates po tayong binibenta, pwede ho ninyong bilhin. Now, pwede ba na dalawang financial statement na lang, sir, para magkaroon naman ng trabaho mga CPAs, kawawa naman, magugutom ang pamilya. Naiintindihan natin yun. Kailangan nila ng trabaho. Pwede ba dalawang financial statement? Yes. Ito po yung laman ng Ramo 1-2020. Ayan. Ang sabi dito, in case where the auditor issues report, dalawang report. Ano yung dalawang report na yon? Yung isa pang tax accounting, yung isa financial accounting. Allowed eh. Bakit? Eh, mapapansin mo rito, hawak na ng BIR eh. One for management and one for attachment to the tax return. The former should be studied and compared with the latter. Sino yung mag-i-study at sino yung magko-compare? Ibig sabihin, yung management accounting financial statement, hawak ng BIR. At the same time, hawak din ng BIR yung tax accounting financial statement. Sabay isinagmit nung taxpayer sa BIR. Pumayag ang BIR kasi inaccept niya. Ngayon, nung hawak niya, sinasabi dito, since hawak namin to, iko-compare namin yung kanilang differences. At sinabi naman nila, ano yung hinahanap nila? Okay. Che-check ngayon nila. Ito yun eh, i-check ngayon nila, dinetermine mo ba yung income in accordance with the tax code? Yun lang gusto nilang malaman. Yung expenses mo, in accordance with the tax code ba? Yun yung hinahanap. At pag ginawa nyo ito, mga minamahal kong CPAs, bookkeepers, accountants, at lalong-lalo ka na, taxpayer ka, ginawa mo to, wala kang binayolate na batas. Ang mangyayari lang dyan, wala kang misstatement na facts, wala kang inumit, naging transparent ka, clear-cut ka, sabi nga ng ating Supreme Court. Okay? So, dun sa mga nangangailangan ho ng mga template para ho sa financial statement, meron ho tayong binibenta ho, 1,000 pesos lang. Kasi kapag wala ho kayong financial statement, ang penalty ho ay 10,000. Yan ho ang sabi nung dating commissioner na ni Nelson Aspe. Ayan po. So, kawawa ho yung mga may open cases na hindi ho nakapag-submit ng financial statement. Tatamaan ho kayo nito. At kayong mga CPAs na kulang-kulang ho yung inyong sinasubmit na financial statement, tatamaan ho kayo. To, may penalty. At ikaw, CPA ka, sinabi na nga ng commissioner na magkakaroon ng aggressive and fearless enforcement. Ikaw yun eh. Ikaw na CPA ka na nagpa-file ka ng false financial statements. Ito nga sabi nila sa akin nung araw. Gumawa sila ng letter. Mapapansin nyo, 2006 pa yung letter. Ayan. Ano sabi nila sa akin? For purposes of taxation, Mr. Tax Specialist, it is the financial statement which is in conformity with the tax code that should be attached in the filing of income tax return. Kailangan income tax basis. Pero,
Dahil gusto kang magkanegosyo, ikaw CPA ka, gusto kang magkanegosyo, bigyan ka ng negosyo ng BIR, pinapayagan nila na dalawa gawin mo. Or yung isa gawa ng taxpayer, yung isa gawa mo for management. Submit nyo parehas. Walang problem doon. Ngayon, magbebenta po tayo ng libro. Tapos na ho itong libro na to. Ah, Tax Bookkeeping for BIR Compliance. And diniscuss ko rito yung tamang bookkeeping para ho doon sa gumagamit ng 8% gross income taxation. 1,500 lang po ito. Ayan. Per PDF. Kung gusto nyo hong bumili, tawagan nyo lang ho itong number na to. Or i-text nyo. Baka mamaya eh, nagdadrive yung may-ari ng number na yan, eh hindi kayo agad masagot. I-text nyo muna, nabibili kayo ng libro, at screenshot nyo na lang tong libro na to. Ayan. And then, padala nyo sa kanya para naiintindihan niya. Tumatanggap na rin ho tayo ng donation. At ang donation nyo ninyo, isasubmit ho ninyo sa akin yung deposit slip sa specific, padadala ko sa inyo yung bank account number. Ano ang gagamitin ko sa donation ho ninyo? I-explain ko ho sa inyo, gagawa ho ako ng mga PDF na libro na libre. For example, gagawa ako ng libro ng taxpayer bills of right. Kasi dito sa BIR, meron taxpayer bill of right is version ng BIR eh. Version ng BIR yung taxpayer bill of right. So napansin ko may kulang. Ito po yung taxpayer bill of right 2018 pa. Ayan. BIR website. Okay? Kulang na kulang po yung inilagay ng BIR diyan. So gagawa ho tayo ng pang-taxpayer. Ayan po, nagsimula sa audit. Ayan. Hindi lang naman audit ang taxpayer bill of right. Okay, marami hong aspeto ang bill of right. Eh, siyempre, taxpayer bill of right, eh, ba't naman sasabihin sa'yo ng BIR yung right mo? Eh, di matatalo sila, di ba? Ang right mo rin, pwede mong aggressive and fearless enforcement. Kasi meron kang right to enforce your rights. Okay? So, yan, gagawa ho tayo ng mga libro. Eh, kailangan ko ho ng financial support mula ho sa mga taxpayer para hindi na ho ako kukuha ng mga kliyente. Kayo na lang ho ang paglilingkuran ko ang buong bayan. Okay? Kailangan ko lang ng sweldo. Sweldoan nyo naman ako. So, mag-donate po kayo. At ang donation nyo ay susuklian ko po ng mga BIR explanations ho natin katulad ng mga videos. Katulad doon ng mga PDF file, anong gagawin ko, sir? O, bibigyan ko kayo ng mga templates na magagamit nyo. Ang unang gagawin ko dito, itong ang taxpayer bill of rights, version naman ng taxpayer. Okay? At gagawa rin ako ng paano ba makipag-compromise penalty? Paano ba makipag-compromise settlement? Mga ganun ba? Puro paano? Kasi yun ang problem ng mga Pilipino. Okay? So, gusto ko lang isingit din na tumatanggap na ho tayo ng franchise para ho sa letter of authority hanggang SDT. Okay? Ito ho ang kailangan nyong i-submit sa akin, letter of intent. Ang franchise po natin is 50,000. At ang potential income ninyo is 40,000 per client. Okay? Ito po yung number na tatawagan nyo. At ayan, i-post nyo na lang para mabasa ho ninyo yung letter of intent. Okay? So with that, mga ka-taxpayer, kung mahalagi kong sinasabi, masayang kabuhayan, masayang buhay. Para sa'yo, mga minamahal kong ka-taxpayer, peace and happiness be with you for life. Iwasan ang fake financial statement. Marami pong salamat.